everyone, welcome back again to my YouTube channel. And alam nyo ba, may panibago na naman tayong i-review na loan application na lumabas sa Google Play Store. Kung ikaw dyan ay naghahanap na mauutangan online, tamang-tama ka po ng channel na napasukan kasi dito ang i-review natin is nagpapautang daw ito ng up to 25,000 pesos. Dito hindi mo na kailangan magpasa ng other documents like payslip, proof of billing, one valid ID lang is pwede ka naman kapag-apply. At kung ikaw man ay ma-approve, itong maluloon mo dito is pwede mong pang emergency fund, for bills and monthly payments mo, and pwede mo siyang i-cash advance. Pero bago kayo pumunta sa Google Play Store para i-install tong application na to, kung makikita mo nga po dyan sa thumbnail, ang pangalan nito ay si Salmon Finance Made Simple. So meron siyang 4.9 stars and nung in-install ko siya at nung nag-apply ako sa kanya, meron pa lang siyang 60 reviews. Woo! And sure ako na bago to guys, no? Kasi last updated pa lang siya noong January 31, 2024. Pero bago natin pag-usapan si Salmon, para po dyan sa mga bago sa aking YouTube channel, at kung ikaw po ay hindi pa nakasubscribe, nako, i-click mo na po yung subscribe button dahil meron po akong pa-weekly GCash giveaway. Tuwing Monday po yung aming announcement and limang lucky winner po yung aking pinipili. And tuwing last Monday of the month po, merong nananalo ng ating pa-cellphone giveaway. At diba, nanood ka lang ng mga pwede mong mautangan online, pwede ka nang manalo ng ating pa-GCash and pa-cellphone giveaway. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Click the subscribe button na po. Ayan, kung ikaw ay interesado dito sa video natin, huwag ka muna mag-install. So keep on watching. So disclaimer no, so hindi po tayo agent or promoter nitong loan application na Salmon. So dito guys, ipapakita ko po dito yung proseso ng pag-utang ko sa kanya and kung ano yung mga kailangan bang ID. Huwag na natin patagalin pa, punta na po tayo kay Salmon. So dito nga guys, sabi nila, what is Salmon Credit? Sabi dito, it's a revolving credit line that as good as cash. So, pwede kang makahiram dito ng 25,000 pesos. Mag-apply ka lang po ng isang beses, pwede mo na itong gamitin forever. O, diba? May forever kay Salmon. So, dito guys, no annual fee for life. Ito nga yung sinasabi ko kanina guys, no? How can you use the credit line? Pwede mo siyang pambayad ng QR code nationwide. Pwede, no? Emergency fund, budget for a big ticket items, bills and monthly payment, and cash advance. So dito, paano ba mag-apply? Kailangan mo lang po ng active mobile number and email mo, no? And fill upan mo lang yung mga necessary information na kailangan dito at ipakita mo lang yung ID mo and get approved and get the money agad-agad. O, diba? Wow! Check na natin dito, guys. Install na natin itong si Salmon. So, unang-una, before we continue nga daw, ito, continue lang natin while using the app and allow lang tayo dyan. And yan, what is Salmon Credit? Continue mo lang to guys. What can you do with your credit line? Continue mo lang yan kasi nasabi ko na kanina. Ayan, dito guys, enter mo lang po dito yung active mobile number mo and then doon magsisend ng OTP. Then after ng OTP, gagawa ka lang po ng password and turn on fingerprint scan. Pwede mo namang i-skip yan. And then dito guys, ito yung mga pin-fill upan dito, no? Personal information, about your first name lang naman to. And magsisend ng email verification sa email na sinend sa'yo. Pag na-verify mo na yun sa email mo, yan, mag-fill up ka naman ng iyong current address. Meron ditong nakalagay na total amount of money you get in a month. Kung magkano yung natatanggap mo within a month, no? Lagay mo lang dyan. And click mo yung continue and ano ba yung main source of income mo? Kung may trabaho ka ba? So, click mo lang kung alin dito yung meron ka, no? Yan, employment details, kung anong pangalan ng company mo, kung ilang taon ka na sa company mo, yan. Click mo lang yan, guys. And then, work address. Kung meron ka mga other source of income, pwede mong ilagay dito. So, maglalagay ka po dito ng number ng katrabaho mo. And then, meron dito naman na personal reference. No, kahit sino na to, pwede na to. So, dito guys, sa Salmon, dalawang reference lang yung nahanap. Mas maganda kaysa sa ibang application. And then, dito guys, is facial verification. And then, kapag ikaw po ay mag-apply dito kay Salmon, dapat dito sa mga ID na babanggitin ko is meron kang available kahit isa. No? So, ito guys, is ang mga pwede dito guys na ID is driving license, passport, postal ID, UMID, SSS, and PhilSys or yung national ID pwede po dito. And then after nun guys, lagay mo lang yung information ng ID mo.
And then after 2 minutes guys, i-review nila yon kung approve ka ba or hindi. Ayun nga no, habang ako nag-aantay ng approval ko dito kay Salmon, syempre nag-chat na ako sa kanilang customer service. Pwede mo pong i-chat yung kanilang Salmon Philippines sa Messenger. Live agent po yung nandoon. And then ito nga guys, habang nag-aantay ako, may mga ilang katanungan akong tinanong dun sa agent ng Salmon Philippines. Po sa mga existing users nila or sa repeat borrowers nila, pwede ka na po dito makapag-avail ng kanilang cash loan. And then kapag po ikaw naman ay first time na uutang dito kay Salmon, pwede mong i-avail yung kanilang POS or yung kanilang product loan, which is ang maximum dito na pwede mong ma-avail is 20,000 pesos. Lalong-lalo na guys, kapag ikaw ay may department store, 20,000 po yung pinakang maximum. And then kapag other types of stores naman is 30,000 pesos po yung pinakang maximum na pinapaloan nila. According po dun sa live agent na nakachat ko. Kasi tinatanong ko dun kung magkano yung pwede kong maloan bilang first time dito kay Salmon Philippines. And yun nga, sinagot niya naman sa akin. Pero hindi lang nakadetalye kung magkano yung ma-receive ko, kung magkano yung babayaran ko, at kung hanggang kailan ko siya pwedeng bayaran. Ayan guys, yan lang po yung meron dito kay Salmon Philippines. Ito'y bagong-bago guys sa Google Play Store, no? Bago kayo mag-install or mag-apply dito, mag-research muna tayo about dito sa loan application na to. Mag-background check muna tayo para at the end, hindi na tayo magsisisi na nag-apply tayo dito, no? So, yan lang yung meron dito. Bali, sinare ko lang yung pag-experience ko dito. And then, habang ako ay nag-aantay ng approval ko dito, i-comment ko na lang dyan sa comment section kung anong nangyari dun sa application ko. And para po dun sa mga nakapag-apply na at nakapag-low na dito, naku, i-share nyo po dyan sa comment section yung mga naging experience ninyo, kung magkano po yung na-low nyo, kung magkano yung natanggap nyo, para magkaroon ng idea yung mga bago palang mag-a-apply dito kay Salmon. Yan, advice ko nga, no, lagi ko sinasabi to na mag-research muna kayo bago kayo mag-apply sa isang loan application. So, yan lang muna yung vlog natin for today. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, pakiclick po yung subscribe button. I-on nyo na po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong loan application na naglalabasan ngayon sa Google Play Store. So, bye-bye lang muna for now, guys!